sampa rin Bryan ko na. And guys, ito usapang Toyota Vios mga Koto. Ako excited na ako. So tara, kilalanin na natin. So boss, sino po sila sir? Mga pala si Jem Angeles, owner ng Vios 2014 G variant. Yun, okay. Thank you sir Jem. Siyempre ito guys, ako lang ba sir Jem, check natin interior, exterior, tsaka engine bay. Okay lang po ba boss? Tara, silipin natin. So tara, silipin na. Okay, so yan. Ito boss, bukas muna natin. Yan. So syempre Sir Jem, bago tayo magsimula boss na dito sa interior. Boss, paano ba kayo nagsimula sa pagkukotse Sir Jem? Na-inspire ako sa online ng mga kotse, especially mga Vios. Okay boss. Then doon ko lahat nakita na pwede pala dito sa atin sa Pilipinas mag-start ng mga ganitong build. So medyo nag-enjoy ako, na-excite ako. So okay naman yung kinalabasan niya lahat. Yun, well, so say, that's now na mas okay siya sa ngayon. Mas okay. Portable na akong gamitin. Ito, Sir Jem, curious lang ako. Ito, personal question. Boss, ito lang ba, ano po ba yung mga naging, project cars niyo, boss? Ito ba? Oh. Ito lang ang naging project car ko. Okay. Actually, gusto ko sana ng SUV, kaso hindi kaya ng budget. Okay. So, ito yung parang, Monica, ba to? Lalaki ba to, babae, boss? Lalaki yan. Lalaki to, Monica. Okay, Sir Jem, ako curious na ako. So, tara, okay lang po ba? Makaupo dito sa Toyota Vios sila. Okay, so tara pasukin natin. Okay. Boss, paupo ah. Okay. Boss, dito, ano bang kwento dito sa interior natin, boss? Sige, interior po. Sa G-Variant is already beige na ang kulay niyan. So, okay. Siya yung pangalawa sa TRD version. So, TRD then G-Variant. Ah, okay. Kumbaga parang ito na yung almost top of the line yung TRD. Yes. Then susunod na yung G-Variant. G-Variant. Yes. Okay. So, ayan na siya, na-convert ko na yung manivela. Okay, boss. Ito ka, ano mong tawag sa ganito manivela, boss? Quick release, sir. Quick release. So, natatanggal siya. Okay. Yan, mga auto. Then, grabe, oh. Installation din sa gauge. Na-build, lahat naman yan is na-build namin kay Nitrofish Garage. Okay, Nitrofish. So, shoutout ng, shoutout nga pala, Boss Ron. Okay. Siya nag-build ang aking auto, siya nagpaganda lahat ng auto ko sa interior. Nice. Shoutout sa. Oh, okay, Night Refuse Garage. Okay. So ito boss, ang mapalitan mo na dito, ito head unit, manivela, gauge. Ayun oh. Ito boss, mukhang kompleto ka dito ng Maynilad, Meralco, ano ba dito boss? Ano ba sir? Oil temp, water temp. Oil base, vacuum, tsaka yung pinaka-engine yan. Ayun, oh. Tsaka ito, Trust pa lang, ano na ito, Ang Trust brand... ready siya. Trust ready. Sa digital version siya. Water temp, oil press, vacuum. Ayun, makakakoto, diba? Tsaka ano siya, no? Maano sa mata, yung relax na hindi yung masyad na... Napalitan na talaga dito sa loob ng interior. Okay. Yung racing seat. Lahat okay. Kay Night Refuse Garage, mostly yan. Ito, bride. So, humingi kasi ako na advice sa kanya kung ano magandang setup namin. Okay. So, yan ang naging ending niya. Ending na. Ito, tsaka ito, kakaiba to. Manual to kasi kalos karamihan ng mga nagbibisog dyan. Ito, matic na. Yes, sir. Yes, sir. Yan, umakao to. Yan. So, yeah. Kaya hindi ko siya mabitawan kasi gagawin ko talaga siya. 4 keep na kasi sa akin. 4 keeps na rin talaga. Ayaw na nga. Okay, ako boss, dito sa front seat, okay lang po ba check natin yung rear seat boss? Kasi mga artist makita natin mga kota. So tara, dito check tayo natin. Sa rear seat. So ngayon ito, yan yung makikita niyo yung bride na So mas malalim siya compare sa regular na seats kasi no? Mas malalim siyang tignan compare dun sa stock lang. So mas siya. Mag-enjoy ka kasi mababa talaga yung rides mo. So, Everything will be perfect talaga. Pagka since sa sinetup na natin yan. Sana naman maka-experience tayo ng ganito mga auto. Okay boss, ito may nakita ko. May si tayo dito. Strut bar. Okay, yan o. So yan, kay Nitrofish Garage din yan. So, Sabi sa akin ni Nitrofish Garage, support din naman daw yan sa likod. Okay, para hindi masyadong makalog ang auto. Yan, okay. Tsaka stable, no, boss? Stable no? Siya, yes. Stable rin. Yan, guys, oh. Okay ka na dito, boss, sa interior natin, yes, Sir Jem? Okay, so ako, curious ako dito sa mga exterior, so check natin. Sa exterior, boss, anong kwento dito, boss? Sige. Itong bumper niya, nanggaling to kay HR Backyard, siya rin yung nag-advise sa akin na mas maganda siyang tignan para siyang Altis type. So, na rin siya, modified na rin already. Pinapaint na rin siya. Dati siyang black na Vios. Ngayon, pinarepaint ko siya ng blush pink.
Lush pink eh mga koto, baka may gustong gumaya, Sir, ano, Sir Gem, ha? Sa umaga, lush sa hapon, pink. Medyo pink, sa gabi is white. Ah, oo, okay, no? At madaya yung kulay. Madaya, madaya. Ito, itong bumper na to, ito yung parang Thailand, ano na? Thailand, Thailand version. Boss Richie. Okay. Shout out. Shout out. Okay, boss, ito. Sa ika nga, ito nakwento mo na anong ibig sabihin nito, boss? Mahilig kasi ako sa decals eh. So, ayan, sarili kong design, ginawa ko siya ng sariling design sa sticker. So, gusto ko medyo may iba lang ako sa mga car meet. Okay, ito. So, parang ano 'yan? Parang ano, comics, no? Dati 'yan, mga Ay, okay, pala 'yun. Parang manga type eh, no? Manga yung dati, oh. Yan, ito boss, dito sa mags. Ito, sa mags, pangatlong mags ko na siya, sir. Yung unang mags ko is C28x17x8.5. Then, I changed already ng, nag-change ako ng panibago ng 17x9 kasi yun ang mas advisable kay Vios. Okay. So, nagpalit ako ulit. This is yung last ko. Ito na yung pangatlo ko, 17x9 na rotiform. So, mas naging pogi siya para sa akin. Oo. Oh, tsaka iba talaga pag-star, no, boss? Iba rin talaga pag-star. Iba yung dating niya compare sa mga maliliit ng mags. Oo. Oh, ang ganda, no? Boss, ano, eto, curious ako, bakit ganito kababa to, boss? Para sa akin kasi, mas maganda kasi siyang tignan pag mababa, pagka nagra-rides ako. Okay. So, komportable ka. Mm-hmm. So, medyo worried lang tayo sa ano, sa baha. Sa baha. Pero okay din naman siya, kahit baha rin, kasi naangat naman natin yung sasakyan natin. Yan, ito. Boss, ano bang nasa suspension natin? Para alam na mga ka-viewers natin. Air suspension siya, ginawa siya ni Custom Misfit kay Boss Kenneth. Boss Kenneth, shoutout nga pala sa'yo. Okay. Na-miss na kita. Shoutout tayo dyan. Mm. Okay, yan mga ka-viewers. Ang ganda, no? Ano sa type ko yung mags? Ayan, boss, dito. Ito boss, yung chin, yung side skirt dyan. Ano? Sa side skirt, kasama na siya sa gearheads. Automatic na, na nakapasok na yun dyan. So, since yung binilihan ng binili namin, so, nakakabit na talaga siya sa gearheads. Sa TRD rin kasi ganun din siya. Ayan, mga kaod. At least parang ano na, no? Dagdag aesthetics na rin talaga ba siya? Okay, yan boss. Ito boss, sa likod nito, ano bang mas... Ano ba, mas iba ba yung size net sa likod kaysa sa harap naman? Both same naman siya ng 17x9. So, offset niya is 20. So, maganda na din naman siya kapag pantay. Kasi pagka magbabago ka ng 17x8 or 17x9.5 kasi mag-iiba siya. Okay. So, medyo hindi akma para sa akin. Yeah. So, gusto ko sila, pantay. Pantay, tama. At ano, ayaw mo na mag-adjust-adjust ba? Hindi na. Tama, yun. Well said, sir. Yan, tapos, nag-fitpin ng aking auto si Ivan Malik ng Grounds Fit. Kaya si Mac Garage. Yan, siya ang mga nag-setup ng ano, shoutout nga pala sa inyo, guys. Yan, shoutout. Okay, from OtoCulture. Of course, syempre kay Sir Jack. Boss, ito, sa likod natin. Ano bilang taillight, already modified na rin yan. So, binili ko na rin kasi siya sa online. Then, ako na rin yung nagkabit. Mostly kasi nag-DIY lang ako sa kotse. Anong tawag dito, no, Sir Jack? Bilan. Bilan? Okay. Na smokes, smoke version. Yun, yung panatawag dyan. Ito boss, dito sa muffler nila muffler, boss. Muffler, pangatlong palit ko na rin siya. Okay. Actually, mas bagay kasi para sa akin ang chambered muffler compared dun sa mga nauna kong muffler. So, mas tahimik, quiet. So, mas bagay naman siya para sa akin. Yan. Tsaka greedy, no? Greedy yung ano nito. Okay. Siyempre mga kaoto, ako, ika nga sabi nga ni Sir Jer, naka-sounds to boss. Okay lang po ba? Check natin boss. Pwede, sir. So, tara, boss, check. Anong kwento dito boss? Sige po. Yung sound system ko kasi nasa loob na eh. Yung speaker niya nandun na rin sa loob. Yung air suspension, yung compressor nandun na rin siya sa loob. Okay. So, para gusto ko lang kasi mas malinaw siya. Ito yung sa amplifier ko, binuksan ko lang siya para dito ko siya dinesign. So, para pag sumalang ako sa car show. So, makikita rin nila. Tapos, hindi ako gumagamit ng spare tire. Gusto ko lang i-store at tire. Kasi mas okay kasi siya compared dun sa mga nauna na stock na De, tsaka ano boss, yung space saver din. Yes, yes. Correct. Diba, ika nga. No? Tsaka ang ganda, ito. Ito mismo yung tangke mo ng yes, air sus boss. Ayun, ang ganda. Ito, gano'ng kalaki itong ganito? Ilang litro, ganun. Merong ano yan, diba? Hindi ako familiar sa litro eh. Pero ito kasi yung advisable na malaki talaga siya gamitin para hindi ka kagad naubusan ng hangin. Naubusan. Pag nagkakaroon ka. Okay. Ano, ayun, no? No sale. Kakakata. De, pero ang ganda na magagawa. Ano, shoutout tayo dyan. Of course, syempre din sa ano. Sa gumawa ng air sus natin. Tama ba, boss? Boss Kenneth!
Yan, okay. Sana naman, boss. Mm, si Otto Culture, ma. Okay, boss. Okay ka na dito? Okay boss, na, sir. So, ngayon, check naman natin yung ano, engine bay, boss. Tara. Oh, so, kwento dito sa engine bay natin, boss. Sige po. Since napakulay ako ng Otto, sinama ko na lahat ng kailangan ko ipapintura dito. So, yan. Sinama ko to. Sinama ko rin to. Yung mga tapos na dito rin naman ng air intake. Strut button. Ito yung sa air suspension. Pagka nalulobat ka or pumitik yung air mo, magugusa naman na angat yan. So, hindi siya magkakaga. So, ibig sabihin nun, ito yung pinaka-fuse niya. Okay. Kumbaga, boss, ano, hindi ka nagkukonsumo ng baterya? Hindi. Tama ba? Nagkukonsumo, pero okay. Alam ni air kung may problema yung air mo, pusa siya nga angat. Pagka nagkakaga. Okay, parang ano, hindi siya magkakaga. Okay. Ayos na. Kumbaga, parang ano, yung kill switch, parang ganun yes, dati nga. Yes, parang ganun, sir. Yan, mga auto, yan. Ayos. Okay. Ito boss, ano lang talaga, maintenance, gano'n. Yes, for all maintain na lang siya totally. Oh, yan, okay. Ito, anong liter ba to? 1 point ano ba to? 1.5. So, matipid din. Dahil na manual ka pa boss. Oh, sigurado, puro ano dito, rolling lang to. Rolling. Okay. Yan, syempre, ano tayo na. Guilty tayo dyan, mga ka-auto. Pag manual tayo, mga ka-auto, ayan. Ano? BBBTI. Ang engine niya is 1NZFE. So, pag G-variant, G-variant talaga yung pinaka-engine niya. Okay. Okay ka na dito, Sir Jem? Yes, sir. Okay. So, yung mga walang pagpapasalamat natin. Of course, shoutout tayo. So, go po. Sige po. Maraming salamat sa pag-interview mo sa akin, Auto Culture. Then, salamat din sa mga nag-build ng aking auto. Like, ground fitment, Mac Garage, Night to Push Garage, Custom Misfit kay Boss Kenneth. Then, yung sa aking grupo, Distorted Torque, Team Crayola, sila, sana tuloy-tuloy lang natin lahat ng mga opportunities natin, tsaka yung mga plans natin. Sana matuloy natin. Kasi this time, medyo ayusin lang natin lahat. So, medyo pandemic pa kasi this time. So, I hopefully, sana ma-success natin lahat ng kailangan natin. Alright, yan, well said. Boss, ba, ano, may mga car club ba? Yun, okay na. Car family club. Friends, boss, baka may isang dandikit tayo dyan. Anti TV, kumusta? Tagal tayo hindi nagkikita. I hope one time magkasalamon tayo ulit. Then, sa mga aking kagrupo na Distorted Torque ulit, sana one time makasama ko na kayo lahat kahit ang dami na natin sa loob. Okay, yan. Okay. Okay ka na, boss? Sir okay Jim? Na, boss. Thank you so much. Okay. So, guys, this is Bryan Cunanan and Sir Jim Angeles para sa kanyang 2014 Toyota Vios G-Variant Stance Team. And this is Auto Culture.